Secretary Abalos ay umamin na talagang pinaghandaan, pinagplanuhan nila ng todo itong pagsalakay sa iba't ibang compound ng Kingdom of Jesus Christ. Nakita natin, napatunayan po yan sa kuha sa mga video o CCTV ng Kingdom of Jesus Christ, kung saan kita po kung gaano ka-excessive force ang kanilang ginamit para sirain itong mga bakuran, akyatin itong mga compound ng Kingdom of Jesus Christ na hindi nila inisip na may mga masasaktan, may mga sinaktan, bata, babae, matanda, at nagkaroon ng matinding trauma. Abay, imbis na magsorry po itong si Abalos, abay mukhang nagmamayabang pa at ginamit pa ang sinabi ni Pastor Apollo Quiboloy na hindi daw ito magpapahuli ng buhay. So ginamit niya ang salitang yon para umano applyan ng sobrang dami ng kapulisan ang pagsasalakay sa Kingdom of Jesus Christ. Isang pastor lang ang inahanap pero nagpadala ng full battle gear na staff na mahigit 100. May mga drone pa, may helicopter pa na parabang isang napakalaking kriminal ang kanilang hinahanap. Pero ang kanilang sinalakay ay isang bahay ng simbahan, mga kababayan. Kay Pastor Quiboloy ay sinabi niya mismo na hindi siya magpapahuli ng buhay. Okay. So, yun ang kanyang ginamit na salita. Ano? So, literal na hindi magpapahuli ng buhay. Maraming ibig sabihin, kung intindihin niyo lang po, Sir Secretary Abalos, ang hindi magpapahuli ng buhay, magtatago, hindi susuko, at aantayin na lang kung ano ang magiging resulta ng kanilang apila, ng ang proseso nitong kaso. Tandaan po natin, hindi pa napatunayang guilty po itong si Pastor Apollo Quiboloy sa mga akusasyon sa kanya na noon pa 10 years ago at ngayon lang binuhay. Dahil po ba siya ay kaalyado ni PRRD? Linawin lang po natin, mga kababayan, wala po tayong kinakampihan at tayo po ay patas lang. Kung may kasalanan po itong si Pastor, edi ipakulong. Pero antayin mo na kung ano nga ba ang desisyon ng ating batas. Siya ba talaga ay guilty? So kung guilty siya, dapat lang na sumuko siya at magpakulong na lang. Pero ngayon ay parang mahalimbawa po natin ang nangyayari dito kay Senator Ping Lacson. So yung nangyari sa kanyang kaso, ganun din po. Hindi mo na siya nagpahuli at nagpahuli ito. I think nagpahuli ito pagkatapos lumabas ang pinal na desisyon na hindi siya guilty sa kasong isinampa laban sa kanya. So at least hindi siya nakulong, hindi siya nahusgahan agad-agad ng taong bayan. So baka yan din po yung inaantay po ni Pastor Apollo Quiboloy dahil kompleto din naman siya ng legal ng mga dokumento. May mga legal counsel po siya, kompleto siya sa abogado. Pero itong pagpasok, mga kababayan po natin, sa Kingdom of Jesus Christ, ikitang-kita po, naku po, may sniper pa. Mamaya pakita natin itong sniper, mga kababayan. Alam niyo yun, it was recorded in all media. At alam naman natin, ang papasukin natin na isang mga lugar niya na talagang doon siya nakatira. Pero hindi, mga sibilyan yung nandun eh. Matanda, bata, nagsasamba sa ganong oras. Wala namang baril doon. At ang mga baril na sinasabi nyo, na hawak ni Pastor Apollo Quiboloy, ay nasurrender na po lahat. So anong baril pa yung nandun sila? Di po ba may tangka pa na pasukin ang bahay ni Pastor Apollo? May tangka pang pagtanim ng mga armas. So anong sabi po nitong si KOG, si Executive Secretary, na ang sabi niya, ito po wala na, hindi na talaga tayo safe dito. So kahit sila po na nakatira sa Kingdom of Jesus Christ compound, ay nangangamba. Trauma ang dinulot po ang Secretary Abalos. Wala na daw silang lugar na hindi na sila ligtas nga para sa kanila. Hindi na sila ligtas kahit sa sarili nilang teritoryo. At ang Davao City nilagyan po ng checkpoint. Isa sa pinaka-safest cities in Southeast Asia. Safe. Diba? Tapos ngayon may mga checkpoint na at nandun pa rin nakadeploy ang SAF. Kahit si Senator Amy Marcos ay nagsalita rin na marami daw SAF, may mga helicopter, si IDG police na nandun sa Davao. We don't feel
safe anymore. Something is wrong, definitely wrong with this country. Why are they doing this in Davao City? Bakit Davao City po ang kanilang tinatarget ngayon? Sa totoo lang, mga kababayan po natin. Bakit sa Davao? Anong mayroon sa Davao? Bakit yon ang kanilang tinatarget? Diba? May mga nakitaan pa nga ng sinasabing bala, pero kalaunan ay binawi. Bakit? Dahil nakita po sa CCTV na nilagay lang pala ng pulis. So, ang sinabi na lang ay accidentally na nahulog. So, ganun. So, ganung oras siguro ang kanilang plano para magawa nila ang kanilang masamang binabalak. Hindi nila alam, ikumpleto po ng CCTV ang buong compound ng Kingdom of Jesus Christ. Diba? So, sayang lang dahil mukhang pinapanindigan po ni Secretary Abalos ang mga pang-aabuso na nangyari po sa Kingdom. At ngayon binabaliktad. Sila pa yung kakasuhan ng ating mga pulis. Due respect naman, sana makunawaan nilang lang ang kahalagahan rito ng safety ng mga nandun. Ilang beses... Sana maunawaan nila ang kahalagahan ng safety na nandun. Hindi nga safety ang nangyari, Sir Secretary Abalos. Pananakit, di ba? May sinipa doon, may mga batang kinalatkad, may mga pinusasan, di ba? Nagdepensa lang sila, nagbarikada lang sila na hindi makapasok agad sa kanilang lugar. Dahil inaantay pa po yung mga legal counsel. Kailangan may legal counsel kapag nagsisearch o pumasok sa bahay. Iwala nga daw silang search warrant eh. So talagang illegal daw, sabi ng mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy ang pagpasok. Naninigurado lang sila dahil iniisip na po nila na posibleng taniman po sila. Paano nyo po nasigurado at paano nyo po sinasabi na priority nyo po yung safety na nandun? Eh, kargado po ng baril. Anytime po, pwede nilang gamitin yun. Nainis sila dahil sa dami ng barikada. Ang daming civilian bata doon, natatanda, babae. Siya pinaalalahanan sa mga pulis. So kung pupunta ka roon isa o dalawa, tapos sabi hindi papahuli ng buhay, delikado yan. Kaya yan ay pinag-isipan, pinag-aralan, talagang pinaghandaan. Pinag-isipan, pinag-aralan, pinaghandaan. Diba? So, pero hindi nyo kinonsidera na may mga civilian po doon, Sir. Civilian, mga bata, na walang kalaban-laban. Diba? Na pinoproteksyonan lang po nila ang kanilang propiedad na hindi masira at hindi mataniman ng kung ano-ano mang ebidensya na ikakasira po ng Kingdom of Jesus Christ. Sorry lang kasi hindi talaga kayo nagtagumpay. Masyadong matalino at magaling po ang turo ni Pastor Apollo Kibuloy na kahit yung mga pulis na nagransak ay binigyan pa ng pagkain, kinakantahan pa, pinapanalangin pa, binigyan pa ng kape. Saan po kayo dyan? Diba? Sila na yung inabuso, sinaktan, sinira yung kanilang propiedad, nagawa pa rin ng bigyan ng pagkain at kape tubig yung mga pulis. So actually, yung mga pulis, nakita ko doon, mga kababayan natin, iwala silang kasalanan. Sila po ay sumunod lang sa umano'y nakaitataas po nila. PNP chief, DLG secretary, special action force, yung mga matataas na official ng staff, diba? Yung presidente natin, special assistant to the president. So sila po yung nasa itaas. So ang tanong, sino yung may utos? Obviously, ito inamin na mismo ni Secretary Abalos na pinag-isipan, pinagplanuhan, matagal nang pinagplanuhan. So, obviously, siya yung isa sa nag-utos sa pagsalakay sa Kingdom of Jesus Christ. Ito po, ipapakita na natin yung sinasabi ko po na hindi lang excessive force yung nandun eh. May nakita pa po itong taga-Isiminay, mga kababayan po natin. Ito po. Okay? So, may nakadapa po sa taas ng bubong. Ayan. So, obviously, ito po ay isang sniper na nag-aabang lamang ng kanyang target. Sino ang kanyang target? Kayo na po bahala. Magsagot dyan, mga kababayan po natin. Maraming salamat.